Kaugnay ng epekto ng hanging habagat na hinahatak ng Typhoon Jose, makakausap natin ang Executive Director ng NDRRMC na si Undersecretary Alexander Pama. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Pama. Hi, boss. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa ating mga tigapanood. Sir, may naitala na ho bang nasawi o nasaktan dahil sa mga pag-ulang ito dala ng hanging habagat? Sa ngayon po, wala po naman na itatala sa atin. Minomonitor nga po natin yung ating mga probinsya kung saan medyo malakasing teritoryo yung ulan. So far ho, ang mga nagre-report na may konting pagtataas ng tubig dito po sa Bataan, pero po sa Binalupihan. Yung mga usual po na pag nag-overflow yung kanilang mga daanan ng tubig. Pero hindi naman po ganun katama pa. Ngunit hindi po tayo nagbibigyan ng kumpiyansa at ito nga po katunayan, mamayang konti, mag-meeting po yung ating core group sa PDRA. Opo. At tayo po yung bibigyan ng mas komprehensibong briefing mula sa ating pag-aasa at NOAA. May mga dineploy na ho ba tayo na, for example, rescue teams dyan ho sa mga binabahang lugar, particularly sa Bataan? Ang kaka-report lang po ng ating regional director po dun sa Region 3, ano po, at sila po'y nag-ikot po dun sa Bataan at saka sa Zambales. Nakausap na rin po nila yung mga ating mga mayor, mga barangay captains, kung saan yung mga lugar na medyo may pagkataas ng tubig. At nakahanda naman daw po yung ating mga munisipyo kung saan po may mga matasing tubig. At tuloy-tuloy po yung monitor natin. Nakahanda po yung ating mga kasamahan, lalo na po dyan sa Region 3. At particular na po doon sa mga bayan na kung saan yung ibang, actually ibang lugar nga raw po doon medyo nagsubside yung tubig na lalo kung saan umawas yung mga tawag dito yung mga ilog at daanan ng tubig doon. Opo, lalo na po yung mga nasa landslide prone area, ano po sir, na silbay na abisuhan na mag-ingat dahil tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ulan. Tama po yan. Hindi po tayo nagkukulang sa pag-aabiso. Kakatunayan, kakaulat nga rin lang, na kakaulat lang po ng ating regional director po doon sa Region 3. Nandun po sila ngayon sa Bataan at Zambales, nag-iikot. Pinakausap po yung mga mayor at yung ating mga barangay, hanggang sa mga barangay captain. Meron po isang naiulat na nalunod po sa dam doon sa barangay Calop doon sa Bataan na. Ngunit hindi po related ito sa ano sa itong kay habagat na to. Dahil mukhang naliguro yata yung bata at ayun mukhang ngayon medyo hinahanap pa po nila. So zero casualty pa kung i-attribute natin sa habagat, wala pa? Wala pa pong nai-report sa atin. Sana yung napili pong ganyan. Kaya nga po talagang pinag-iibayo natin yung pakikipot na yan doon sa ating mga kapartner sa mga pagkakahandaan sa ganitong mga trabaho. At mamaya nga po, kami po'y magpupulong dito ng ating core group, kasama po yung pag-aasa, DILG, NOAA. At apil pa itong papasadahan po uli kung saan yung depende po doon sa naging resulta ng kanilang simulations, kung saan po yung mga nagbabadya pa ng mga areas na medyo may dapat paghandaan, hindi lang sa pagbaha, kundi yung baka sakali sa mga landslide na rin po. Okay, maraming salamat sa inyo, sir. Maraming salamat din po. Sa magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat si NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama.